Tiyempo ngayon, taginit, nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines na posibleng magkaroon po ng power outages. Hindi kasi inaprubahan ng Energy Regulatory Commission or ERC ang kanilang request para sa tinatawag na ancillary services na maituturing na reserbang kuryente. Pero tanong po ng consumer group na kuryente.org, bakit daw hindi masiguro ng NGCP ang pagkakaroon ng reliable source o maasang pagkukuhanan ng kuryente? NGC has been earning billions of peso from grid services. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa nila magawa na ma-ensure tayo na meron tayong reliable source, no, ng electricity? At ancillary services is a very important aspect to para ma-secure natin ang kuryente natin, no, sa buong bansa. Pangamba pa ng kuryente.org, posibleng tumaas ang singil ng kuryente. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Enjoy na enjoy sa pagtatampisaw ang mga batang ito sa isang improvised pool. Ito ngayon ang diskarte ni Mayor Angelique para hindi mainitan ang kanyang mga pamangkin. Matindi po kasi ang init, kahit saan ka po pumunta, parang wala kang mapuestuhan na lugar. Parang yan lang po talagang idea. Buti na lang po meron kaming kapitbahay na nagpapahiram po ng ganyan para makaligo po yung mga bata. Maging si Mayor at ilang pa niyang kapitbahay, sa labas na tumambay dahil wala raw hangin pumapasok sa kanilang bahay, lalo't makitid din ang kanilang eskinita. Habang si Aileen naman, napipilitan na raw mag-aircon kahit na tumaas ang kanilang power bill. Napakainit daw kasi ng buga mula sa electric fan. Halimbawa po may na-air, nag-aircon na po kami. Minsan doon na lang po kami nagsisiksikan matulog po. Kasi sayang po yung electric fan. Pag mainit, kahit magpaypay ka, na, hindi pa rin kaya ng pamaypay ang init. So, stress din talaga pag wala pong kuryente. Ang kaso, kung kailan tag-init at mas kailangan ng mga pampapresko, saka naman nagbabadya ang mga power outage o brownout. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, hindi malayong magkaroon ng power outages dahil sa pagtanggi ng Energy Regulatory Commission sa request ng NGCP na buwan ng extension sa tinatawag na Ancillary Services Agreements. Maituturing na standby o reserbang supply ang ancillary services. Nagsisilbi itong backup generator ng grid tuwing magkakaroon ng outages o maintenance ang power generation facilities. Sabi ng NGCP, mahalaga ang ancillary services para masiguro ang tinatawag na load generation para maiwasan ang bigla ang pagbagsak o fluctuation ng buong transmission line. Ang kaso, aminado ang NGCP na matagal nang expired ang nauna nitong ancillary services agreements, kaya ito nagre-request ng month-on-month o buwanang extension. Ang denial ng ERC sa request ng NGCP ay nangyari matapos tanggapin ng National Grid nitong buwan ang bids para sa ancillary services sa buong bansa. Target sana ng NGCP na i-award sa winning bidders ang ancillary services bago ang April 18, 2023. Ang transmission grid daw ng bansa ay vulnerable o posibleng maapektuhan ng power interruptions dahil sa kakulangan ng ancillary services. Paliwanag pa ng NGCP, hanggang walang procurement agreement sa ancillary services ay hindi ito makakapag-dominate ng power plants na makakapagbigay ng standby power na maituturing na critical services. Dahil sa hakbang ng ERC ay baka sa buwan ng Hunyo pa sila makakapag-award ng bagong ancillary services agreements. Dagdag pa ng NGCP, tali ang kanilang kamay. Kapag daw kasi pipirma sila ng interim o pansamantalang extension para sa ancillary services, pagpapaliwanagin sila ng ERC. Pero kapag hindi naman daw magkakaroon ng interim extension, hindi raw malayong maapektuhan ng consumers sa posibleng power outages. Sabi naman ng ERC, hihintayin lamang nilang NGCP na magkain ng motion for reconsideration. Pero para sa consumer group na kuryente.org, tila ginagamit lang ng NGCP ang isyong ito para himukin ang ERC na ituloy ang month-on-month ancillary services. Noon pa raw kasi sinasabi ng ERC sa NGCP na pumasok na lang sa long-term agreements, pero hindi raw ito ginawa ng NGCP. Ayun nga yung isang tanong dyan. Gusto nilang i-cover up yung kanilang kakulangan sa kanilang obligation as being the service provider, no, ng grid. Kasi matagal na yan. Ito yung dahilan kahit last year, no, kamil na nagkaroon tayo ng mga outages kasi walang available na ancillary power sources yung NGCP na po pwede niyang i-switch kung sakasakaling magkaroon ng mga uneventual na
outages yung mga naka-contract out ng power generation na facilities. Dahil daw dito, posibleng maipasa sa consumer ang bigat ng pasanin. Panigurado kasi magtataas ang bayad sa kuryente bunsod ng unstable source. Now, pinapasa niya ang blame with the ERC and eventually ipapasa niya ang burden ng mas mataas na kuryente dahil dito sa mga outages na ito sa mga consumer. Sa ating mga magbabayad ng kuryente dapat ay dinidistribute sa atin pero dahil kung may unstable source, ay mauubligang mag-cut, no, ng mapapagkukunan. No? Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng NJCP sa hirit ng consumer group. Nagbabalita mula sa Frontline. Camille Samonte, News 5.